ulo si Anne sa tuwing nililinisan niya kasi ang tenga ng 2 taong gulang niyang anak na si Pau Pau. Hindi niya tunay na pangalan, bigla-bigla na lang itong nagiging irritable. Sabi ko, clean ears na kami. Ayaw niya pa ipahawak yung kanang tenga. 2 days, hindi na makatulog si baby. Pagising-gising na siya. 2 a.m., nilalagnat na po siya. Panay na siya iyak. Hanggang sinilip ni Anne ang loob ng tenga. Bakit parang may something? Hindi nga po ako nakampante. Inulit-ulit ko yung camera. Ilang beses din po ako nakapag-text. Kinilabutan siya. May nakita siyang maliit na insektong may mga galamay na gumagapang-gapang sa loob ng tenga ng kanyang anak. Parang may mga paa. Mga karapata. Nataranta na din po ako, hindi ko alam yung gagawin ko kay baby. Hala! Garapata! Nakapasok sa tenga ng bata? Naku po! Paano naman ito nangyari? Si Anne kumuha ng panlinis ng tenga at sinubukang tanggalin ang nagsusumiksik na garapata. Hindi lang isa, kundi 2 buhay na garapata. Maliliit pa lang. Hindi raw ito ang unang beses na napansin ni Anne na may insektong gumagapang sa kanyang anak. That time na nangangati si baby, sabi po nung husband ko, baka daw puno na po daw yung diaper. Hindi po siya magpakali kasi kamot siya nung kamot. May nakita po isang garapata sa may maselang parte ng katawan niya. Pati si Anne, minsan na rin daw ginapangan ng garapata sa tenga. May nakuha pong isa, pero sa labas lang naman. Dito lang naman po. So makakapa ko naman po siya. Pero yun, may gumagapang. Hanggang napansin din nilang may kumalat na rin garapata sa kanilang mga dingding. Doon ko po sila pinagtitiris kasi ano, baka mamaya bumaba pa. Pati ang may-ari ng paupahan nilaan na si Joe, hindi rin nakaligtas sa perwisyong dala ng mga garapata. Minsan din nga namin naramdaman yun. Mayroon na pala sa katawan namin. Dami ng mga kamot-kamot, kakatikat-tikat. At saka yung pagtutulog ko talaga. Apektado talaga kasi hindi talaga ako makakatulog. Napabili ka agad ako ng pampatay. Pero wala pa rin eh. Mayroon pa rin naiwan. Kaya bilang pag-iingat, naglalagay sila ng bulak sa tenga. Mafi-fit siya para walang may makapasok. Pero saan nga ba nang galing ang mga garapata na pumipeste sa kanila? Pero yun, may gumagapang. Yung pinanggalingan po talaga ng garapata is yung asa-aso po ng kapitbahay namin. Ang asong tinutukoy ni Anne, ang alagang Aspen ni Tatay Hill. Magkadikit lang po kasi yung pintuan namin tsaka sa pinto nila. So baba ng hagdan po nila nakatali yung dog sa tabi lang po ng pinto namin. Kutob ni Anne, ginapangan sila ng garapata nung minsang naglatag at natulog sila sa sala malapit sa pintuan kung saan nakatali ang aso. July po, nakitaan na po namin ang garapata dito. Pero hindi pa po namin siya nakikitang gumagapang dito. Sa mga pader pa lang. Nung pagsimula na nagkaroon ng garapata, yung aso na yan, inaraw-araw na namin pinapaliguan. Kuminsan nga, ako mismo nagtatanggal doon sa mga garapata na nakaano sa katawan niya. Para makaiwas sa perwisyo at reklamo, si Tatay Hill inilipat na ang kanyang aso sa likod bahay. Paglipat na namin, dumami na lalo ang garapata rito. Ang ginagawa namin, papakulo kami ng tubig. Binubusan namin ng tubig para mawala dyan sa dingding. Ang una kong ginawa is, inesprayan po. Wala din effect. Ang ginawa ko po, inisa-isa ko po siya ng cotton buds kunin. Tapos nilalagay po siya sa isang lagayan na may oil. Kasi hindi po talaga sila namamatay. Yung garapata is ectoparasite. Happens na ang aso ay isa nilang host. Nakapag-produce sila ng 5,000 egg in 2 cycles. Kagamit kayo ng tweezer talaga. Huwag yung bare hand. Tapos ilagay mo siya sa bote na may alcohol. Cleanliness talaga kailangan para maiwasan natin. Ang hiling naman ni Tatay Hill. Kung paggamot talaga rin ano ng aso na yan para wala na yung problema. Eh, mahalaga po talaga sa amin. Parang siya na rin ang batay sa mga manok namin na nandyan. Sa tulong ng isang pet salon and supplies, binigyan ng gamot at dog supplies ang alagang Aspen ni Tatay Hill. Iniregalo namin kay Tatay is yung mga anti-tick spray, anti-tick spot on, anti-tick shampoo and soap. So ayun po mostly yung binigay namin. Nag-provide din kami ng mga vitamins, mga pang-deworming. Pets are also the same as humans. Kung ano yung pangangailangan natin as tao, I believe ayun din naman yung kailangan ng mga pets natin. Hindi naman marami yung suga, so hindi na kailangan antibiotic. Diretso lang dun sa pang-contra ko to. Kipagkasalamat ko dahil sa natulungan.
tulungan kami ng mga problema namin dito sa Garapata. Nagsagawa na rin ng clean-up drive ang barangay at pest control service sa kanilang lugar. Pag nasa loob na ng bahay, ang Garapata, like sa mga unan, ipagpag po ito, labhan po, tapos ibilad po sa araw kasi ang Garapata is takot sa araw yan. Samantala, para makasiguro na wala nang naiwang garapata sa tenga ng kanyang anak, sinamahan sila ng aming team sa kanilang follow-up check-up. Okay, check natin both. Luckily, namatay na yung garapata. Which is tama naman yung ginawa ni Mami. Ang first aid lagi, anytime may papasok na insect sa tenga is use baby oil. Nothing else. May mga parang maliliit na eggs pa tayong nakita. Kaya finlash natin siya ng water. Ngayon, maganda na yung tenga ni baby. Sa mga nanay dyan, makinig po at siguraduhin laging i-check ang tenga ng inyong mga anak. Sa mga nag-aalaga naman po ng aso, maging responsable. Ipagamot ang inyong mga alaga kung ang mga ito'y may garapata, may gamot o solusyon ang mga problema. Huwag na nating palalain pa. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.